magkano na ba ngayon ang cost of living dito sa bansang Qatar? Hindi mo pa ba alam, mga kabayan, kung magkano ang cost of living dito sa bansang Qatar? Isa ka bang household worker? Or ikaw ba ay naka-accommodation? Or ikaw ay naka-live out? Bakit ang mga ibang mga kababayan natin gustong mag-live out? Ayaw na sa magkasambahay, ayaw na with accommodation. Dahil ito ang pinakaunang rason, mga kabayan, is... Hello mga kabayan, welcome back sa ating channel Smile Z Collection. Andito tayo ulit at mga kabayan, please huwag niyo nang palampasin. Pwede na kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na Smile Z Collection para sa lahat ng mga uploaded natin ng mga videos, yes, ma-notify kayo every time na mag-upload ako, mga kabayan. Kaya umpisahan na natin ang ating video ngayon na araw. Kung ano ba talaga ang ating pag-usapan. Kasi mga kabayan, itong video natin ngayon, or itong episode natin, is magkano ang cost of living dito sa bansang Qatar. Sa aking pagkakalam, dahil nandito ako, mga kabayan, medyo nagmahal ang bilihin dito sa bansang Qatar. Kung ikaw ay household worker, nasa bahay ka magtatrabaho, minsan or kadalasan talaga, pag ikaw ay isang kasambahay, ay sa'yo ang mga gaya ng mga shampoo, ikaw ang bibili sa personal na gamit mo. Gaya ng shampoo, napkin, sabon, minsan nga, meron din na ikaw ang bibili sa iyong pagkain. Kasi alam naman natin, pag ikaw ay first timer, ay hindi mo talaga maatin na makakain ka sa kanilang pagkain. Kahit nga po, nung bago ako, grabe akong nag-adjust, mga kabayan. Dahil sa pagkain dito at saka sa bigas, hindi natin maano talaga sa sarili natin na gusto natin kainin kahit gutom tayo. Kainin na lang natin, pero hinahanap-hanap pa natin yung pagkain natin na Pilipino. Kung magkano lang ang sahod mo, example, nasa 1.8 ang sahod mo, isang kasambahay ka, or 1.6, kaya nang sabihin na lang natin ganyan, ang sahod mo is kulang pa rin ipapadala dyan sa Pilipinas. Gaya ng mga wifi, gaya ng mga internet, ay ikaw ang bibili, mga kabayan, pag ikaw ang tatawag dyan sa Pilipinas. Example, meron ng wifi si amo mo, pero hindi ka pinagbigyan ng wifi code o password ng iyong wifi, ay yun na, bibili ka na lang talaga. Kaya madalas ang ating mga kabayan bibili ng data. Gaya din dyan sa atin, nabibili tayo at ang mahal pa. Gaya din dyan sa atin, ang mahal din ang load dito sa bansa. Then, kung ikaw naman kabayan ay naka-accommodation, pag ikaw ay naka-accommodation, automatic yan, mga kabayan, walang libreng pagkain. Ikaw ang bibili sa lahat ng kagamitan mo, gaya ng mga pagkain mo, mga kaldero, malahat, mga kabayan, ikaw ang bibili kasi naka-accommodation ka. Pero ang transportation or sasakyan nyo, hatid at sundo kayo sa driver. Ganyan po ang naka-accommodation. Kaya mahal talaga, mga kabayan. Example, kung meron kang bibilhin papunta sa mga bakala, yung tinatawag nilang bakala is mga maliliit na store, gaya ng mga convenience store dyan sa atin, dito ang tawag nila is bakala, is sasakay ka pag ng Uber or taxi. Kaya bawas ang sahod mo dahil sa mga expenses mo na kakailanganin mo rin. Mostly naman sa with accommodation is meron talagang wifi sa loob ng accommodation. Mostly, pero meron ding mga accommodation, mga kabayan, is walang libreng wifi. Kaya hindi ka makapag-video call, yun. Sa mga loved ones mo, hindi ka mag-load. Pero mostly, mga kabayan, naka-provide na po yan na with accommodation. Kasi na-try ko na din yan una. With accommodation ako, nung first timer ako dito, merong wifi. At ikaw ang bibili ng iyong mga kagamitan. Naka-accommodation kayo, kabayan, is marami kayo sa isang villa. Hiwalay ang babae at lalaki na accommodation. Kaya kahit isa kang Pilipino, babae ka, isa kang Pilipina, babae ka, pag mayroong ibang lahi,
gaya ng mga Nepal, Indian, Sri Lankan, is pagbabayan, isasali yan sa inyo. Kaya minsan hindi din kayo magkaanuhan sa room kasi kung mayroon ng nakaano sa room mo, then ikaw merong ilagay, merong bago, then ibang lahi, syempre hindi mo sila medyo kasundo at first, at iba din ang culture nila. So pagtiisa na talaga natin yan. Andito na tayo sa third, kung ito si kabayan ay naka-live out. So meaning to say, pag ikaw ay naka-live out, hindi ka naka-accommodation, so sa'yo po lahat. Lahat, ikaw magbayad ng bahay, ikaw magbayad ng transportation, kung anong gusto mo, pwede kang lumapit sa pinagtatrabuhan mo, pwede kang maglakad, pwede kang mag-train, mag-taxi, mag-Uber, mag-carlift, yan po ang mga paraan, medyo mahal din po. So magkano naman din po ang carlift? Example, pinaka malapit is 300 Qatari riyal. Pag malayo naman po, nasa 500 to 600 po ang carlift or Uber kung sa pag-monthly po ang babayaran po ninyo. So medyo mahal din. Sa inyo din po ang wifi or load. Minsan ganyan po ang pag ikaw ay naka-live out. So ikaw lahat mag-provide, mga kabayan, gaya sa mga washing, mga lutuan, lahat ikaw ang mag-provide po. Kung ang tanong mo, kabayan, magkano naman ang load dito sa bansang Qatar? Example, meron mga recharge 10 riyal, merong 25 pag international. Depende po yan sa ano nyo, network nyo, kung ikaw ba ay Vodafone or ikaw ba ay Ooredoo. So, dalawa po ang uri ng network dito. Kaya yung Vodafone at Ooredoo lang po ang pwede dito sa bansang Qatar. Ito, additional information natin, mga kabayan. Bakit ang mga ibang mga kababayan natin gustong mag-live out? Ayaw na sa magkasambahay, ayaw na with accommodation. Dahil ito, ang pinakaunang rason, mga kabayan, is meron po silang freedom. Anytime pwede silang maggala, pwede silang lumabas, pwede mag-grocery, anytime po, mga kabayan. Kaya yun. At pwede silang makapag part-time, kung saan-saan sila mag-part-time. Magkano naman ang taxi or Uber or carlift? Minimum po of 10 riyal. So magkano na yan sa Pilipinas? Di ba? Mahal na rin. Kung medyo malayo, is nasa 15, 16, mga ganyan, mga kabayan. Pero ang minimum talaga is pinakamalapit is 10 riyal. Magkano naman din ang mga pagkain dito, mga kabayan? Medyo na mahal na din. Hindi din gaya noon sa 2015 na medyo mura, pero mura pa rin din yung sahod. Pero yung sahod noon at saka ngayon parang the same pa rin, walang pinagbago. Dahil dito ngayon, mga kabayan, kahit naka-live out ka, mura pa rin ang sahod. Para nagbabaan na nga kasi tapos na ang FIFA. Kaya kung gusto nyo mag-apply, kung gusto nyo with accommodation, example, yung sahod nyo is 1,800, naka-accommodation kayo. Kung yan ang gusto nyo, go na lang po kayo. Kung magpadala kayo sa Pilipinas, di magkano na kailangan, magtira ka din ng pera para sa sarili mo. Dahil ang buwan at ang taon, ang bilis lang. Ang pera, ang bilis ng isang iglap lang, ka-receive mo lang, pak, wala na. Nag-fly away na doon sa Pilipinas. Hindi pa natulog yung pera mo, pero wala na, lumipad na doon papunta sa ating sa atin sa Pilipinas. Pag ikaw naman ay naka-live out, ikaw po ang magbabayad sa iyong bahay. Minsan ang sharing na room is medyo mahal din, mga kabayan. Pinakamura na yung 600 na sharing kayo sa isang room. Pero kadalasan, mga kabayan, pag ikay pag sit ito si tayo Pilipino, minsan maghanap talaga sila ng partition room na sila lang mag-isa sa room. Bihira lang sa mga Pilipino na gustong merong ka-share sa room. Gusto nila na sila lang sa isang sila lang sa room. Dahil pag meron sila mga bisita, mga friends, pwede makabisita. Pero kadalasan talaga, kaya yung iba ayaw makipag-share. Pero mahal, mga kabayan, magkano na ang partition room? Meron ng 800, 900 to 1,500. Thank you so much, mga kabayan, sa inyong panonood. At please mag-subscribe na kayo, mga kabayan, para sa susunod natin na video. Thank you so much. God bless to all. Thank you. Bye. See you on my next vlog.